arrivata a Salino Toma, ripassa la Lataì, la Umaga, Wedet, Wedet, Ueon, Pavola, ma il passo qua, ma il passo che si può dire a me. E poi da Lorpo Sciam, da Juan, da April 2010, si è appuntato in mena in Italia, ma non va, non so, non è più, dove la parità la riesce. Ok, quali stai, io sono una palita in Sintinis, non sta in Inibigutione Umaga. Kuyog ang inabot ng isang NMDA officer sa grupo ng mga driver sa San Juan, sa pulya ni Michelle Orota. Inabutan ng TV5 ang grupong ito, nagigil na kinuyog ang isang traffic enforcer ng NMDA sa tapat ng traffic station ng San Juan Police Department. Nang gagalaisi dahil hinaras umano ng traffic enforcer ang kasamahan nilang jeepney driver na si Jonel Blanco nang namamatay sa Ortigas. Pilarang daw si Blanco ng MMDA dahil sa umano'y illegal terminal sa may kalapit na mall kung saan bawal raw mag-abang ng pasahero. Pero nagmasigat si Blanco na wala siyang kasalanan at nang hindi ipakita ang lisensya, nagsimula na ang gulo. Ang ginawa nila, pinilisari na ang manibela, nung tiga para malaglag nitong pasahero eh. Ito na ang umano ni manibela, inakit ako. Kaya naman dumiretso si Blanco sa police station para isumbong ang MMDA. Pero duguan na nang makapasok sa police station sina traffic enforcer Jude Gentilea at ang kasamahan niyang si Nino Gregorio na humarang sa jeep. Nagulat na lang rin daw sila nang biglang pagsinitan sila ng Blanco at ng mga kasamahan nito. Pagkasalubong namin, sa konting siga na sa, pagsinunin ko siya ako, kung binigay lang sana ng resensya niya, okay lang, walang problema, tutipintan lang, mababa na violation. Anong violation niya? Yun lang. Babalik ko naman yung lisensya niya. Yun lang violation niya. So, napara-para pa sa ganitong sitwasyon. Bukod sa violation umano ni Blanco, kakasuhan pa siya ngayon ng MMDA ng physical injury at harassment. Michelle Rosa, News 5. Well, palagay ko, Mark, kailangan medyo magpaputs pa siya sa mukha. Sa akin naman, ito ay fairness naman. Alam mo, ito yan. Yung mga traffic enforcer, kahit minsan nangungotong yan, dapat may konting respeto pa rin. Hindi mo kailangan bugbugin yan. Kasi yung uniform niya. Oo, di ba? Hindi, di ba? Pero pwede mo rin. Huwag nga yung bugbugin. May tama para Spartan dito. Ito sa Venezuela. Versatile din ng News 5, ang isang grand bypass operation sa Caloocan City. Mahigit 4 na milyong piso raw ang halaga ng droga ang nakuha sa suspect. Ang detalye mula kay Tenji Durango. Arestado ng tinisanin sa pwersa ng Northern Police District at District Special Operations Unit ang isang lady guard habang nagbebenta ng pinaniniwalaang high-grade cocaine. Inilala ang suspect na si Lisa Yadaw, 23 taong gulang, tubong samar, nagtatrabaho sa General Fiat Cavite. Isinagawa ang bypass operation sa isang fast food chain sa Monumento, Caloocan. Nagpanggap sa bayan ng isang pangunan na nagindahan upang makupisikan sa suspect ang isang kalahat ng kilo ng cocaine na itinalo sa pagyaryo. Aabot umano sa 4,000 pisong halaga ng droga na ibebenta ng sana niya sa halaga ng 10,000 pisong street money. Inawal namin kay para sa kanya. Hindi alam na open pa lang galing niya. Sabi sa kanya, basta makapagkita ka doon, tapos may ihati sa yung pera at iabot mo sa bagay na ito. Hindi niya alam na ito parang bagay na luto sa kanya, isa pa lang pinagpapawal ito. Ito na ipopay na ako. Kung pagkatapos kasi ma-inventory ito, itatranslate na nung investigating officer yung properly inventoried and recorded evidences. Lalong-lalo na itong